kaprobahan na maging mas matatag upang maipagpatuloy ang pagbangon kasama ang lahat ng pamilyang Pilipino. Ipinahahatid po natin ang pasasalamat sa mga DSWD field offices na nagbahagi ng kanilang mga kwento, lalo na sa field offices 1, 2, Calabarzon, 5, 9, 12 at Caraga para sa video na ito. Sa susunod po ay matutunghayan natin ang isa na namang kwento ng pagbangon. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood at narito po tayo ngayong hapon sa DSWD Usap Tayo Virtual Presser. Ako po si DSWD spokesperson Irene Dumlao at kasama ko po ang ating butihing DSWD Undersecretary Rene Glen Paje upang magbigay ng makabagong balita sa implementasyon ng Social Amelioration Program o SAP. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Magandang hapon, Irene. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatutok sa virtual presser sa araw na ito. Narito po muli ang inyong lingkod upang magbigay ng pinakahuling kaganapan hinggil sa implementasyon ng ating Social Amelioration Program o SAP. Nakapagsimula na po tayo sa pamamigay ng ikalawang bahagi o ng second tranche ng emergency cash subsidy ng SAP sa ating mga kababayan. Para sa second tranche ng SAP, ipapamahagi ng DSWD ang emergency subsidy sa beneficiaries mula sa ECQ areas na natutoy o na-identify mula sa Executive Order No. 112 Series of 2020 at ganoon din sa memorandum ng Executive Secretary noong ika-2 ng Mayo sa buong bansa. Ito ang mga lugar na natutukoy: NCR, Benguet, Pangasinan, Region 2, liban lamang sa probinsya ng Aurora, Region 3, Region 4, Region 3, A, Region 3, tama po. Region, probinsya ng Albay, Iloilo, Bacolod City, Cebu Province, Zamboanga City at Davao City. Patuloy pa rin po ang progreso ng deduplication ng ahensya at base sa aming initial na tala ay umaabot sa 22,000 po ang duplicates o mga beneficiaryo na nakatanggap ng higit na isang ayuda mula sa iba-ibang ahensya na nagpapatupad din ng ating Social Amelioration Program. Ito po ang dahilan kung bakit pinapaigting ng DSWD ang ginagawang validation at deduplication process sa mga beneficiaries. Unang-una, ang ayuda pong ipinamamahagi ay public funds o galing po ito sa kaban ng bayan, kung kaya't nais nating masiguro na ito ay matatanggap lamang ng mga karapat-dapat at hindi magkaroon ng duplikasyon sa availment ng emergency subsidy na ibinabahagi ng pamahalaan. Noong nakaraang linggo po ay nakatanggap na ng ayuda ang higit kumulang 1.3 million na benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS na mayroong mga cash card na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Noong Martes naman po, ika-6 ng Hunyo, ay sinimulan naman natin ang pamimigay ng ayuda sa ating mga waitlisted beneficiaries sa Cordillera Administrative Region, kung saan 290 waitlisted beneficiaries sa unang batch sa Baguio City at 266 families sa Kapangan, Benguet ang nakatanggap ng kanilang ayuda. Sa ginawang payout ay naging katuwang ng DSWD ang ating mga kasamahan mula sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines upang masiguro ang kaligtasan ng mga benepisyaryo at ang seguridad ng kabuuang payout. Nagkaroon din ng house-to-house distribution
para sa mga beneficiaries na senior citizen at PWDs na head of the family. Sinisikap din namin na masimulan na rin ang payouts para sa iba pang mga lugar. Salamat po sa inyong updates, Yusek Paje. Ngayon po ay nakahanda na tayong sagutin ang mga katanungan mula sa ating mga kasamahan sa media. Ang unang katanungan, Yusek, ngayong nagsimula na ang pamimigay ng second tranche ng SAP sa mga waitlisted beneficiaries, kailan naman po sisimulan ang distribution ng ikalawang bahagi ng ayuda para sa mga pamilya mula sa mga natukoy na areas na una na pong nakatanggap ng SAP, particular na po sa National Capital Region? Ang distribution o pamamahagi. Inuna lamang po natin ang mga waitlisted beneficiaries sa lugar na ating natukoy dahil ang mga listahan ng mga waitlisted ay dumaan na sa ating deduplication process. Sa mga sumusunod na araw po ay sisimulan na ring ipamahagi ng ahensya ang subsidy ng mga pamilyang nasa ECQ areas na nabanggit. Antabayanan lamang po ang aming mga abiso patungkol sa bagay na ito. Pangalawang katanungan po, Yusek, ano ang epekto sa pamamahagi ng SAP para sa mga lugar na balik ECQ base na rin sa naging direktiba ni Pangulo noong pong Hunyo 15? Ang mga syudad na sumailalim sa ECQ at MECQ, ang Cebu City at Talisay City, ayon sa pinakabagong direktiba ng Pangulo, ay kasama sa mabibigyan ng ayuda para sa ikalawang tranche. Sapagkat binasin natin ang mga lugar na pamamahagian ng SAP sa mga inanunsyong ECQ areas noong May 1 at May 2 ayon sa Executive Order No. 112 at Memorandum ng Executive Secretary kung saan ang probinsya ng Cebu ay kabilang. Pangatlong katanungan po, Yusek, what will happen to those first tranche SAP recipients who don't have cell phones? Paano daw po sila makakapag-register sa relief agad? Sino po ang mag-a-assist sa kanila? Mula po yan kay Chai ng Manila Bulletin. Kung wala namang sariling cellphone ang benepisyaryo, ay maaaring gamitin ang cellphone ng kanilang anak o iba pang mga kapamilya kung mayroon. Ito ay upang makapag-register sa Relief Agad Apps. Ang number ng cellphone na kanilang ginamit, ito ang marirehistro sa kanilang pangalan para sa SAP. Dito magpapadala ang DSWD ng mga anunsyo o mensahe. Ngunit gusto lamang po nating linawin na bagamat hinihikayat ang lahat na magrehistro sa Relief Agad upang mas mapabilis ang pagbibigay ng ayuda, ang mga hindi nakarehistro ay maaari pa rin makatanggap ng second tranche ng SAP kung sila ay kwalipikado base sa validation ng ahensya. Ang DSWD sa tulong ng AFP at PNP at sa koordinasyon natin sa mga LGUs ay magsasagawa rin po ng manual payout. Karagdagang katanungan, Yusek, for those beneficiaries who chose cash as mode of payment kasi wala po silang bank, GCash or PayMaya accounts, papaano daw po nila matatanggap ang kanilang cash aid? Mula pa rin po kay Chai ng Manila Bulletin. Sa pamamagitan ng Relief Agad, maaaring matanggap ng mga beneficiaryo natin ang kanilang cash assistance sa pamamagitan ng isang e-wallet account na tulad ng GCash o PayMaya o alinman sa 51 bankong kasapi ng PesoNet. Kasama dito ang Land Bank, ang BPI, BDO, Metro Bank, Security Bank, Union Bank, RCBC at iba pang mga bangko. Kung sakaling walang GCash, PayMaya o bank account ang benepisaryo at iba pang miyembro ng pamilya nito, ay maaari pa rin nilang matanggap ang cash assistance sa pamamagitan ng iba pang pamamaraan ng DSWD ng pamimigay ng ayuda. Alinsunod sa alituntunin ng programa
na tumatalima sa patakaran ng IATF katulad na lamang ng direct cash payouts. Ayon sa Memorandum Circular 7, Series of 2020, at ito ay ang nakasaad, DSWD may resort to the following distribution schemes: direct cash payouts, payment through electronic or digital means, cash card payments, transfer of funds through other NGAs and LGUs, or any mode to expedite the distribution of assistance. Maraming salamat po sa impormasyon na iyan, Yusef Paje. Susunod po na katanungan, ano ang gagawin ng DSWD ngayong sinuspinde ang implementation ng balik probinsya upang i-prioritize ang mga locally stranded individuals dito po sa Metro Manila? Kasalukuyan po tumutulong ang DSWD sa pagsasakatuparan ng layunin ng ating pamahalaan na maihatid pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya ang mga LSI o yung tinatawag nating locally stranded individuals sa Metro Manila sa pamamagitan ng programa ng Hatid Probinsya o Hatid Probinsya Program. Ang Hatid Probinsya Program po ay isang programa na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ito ay pinangungunahan ng DILG. Ang ahensya ay handang magbigay ng tulong sa ating mga LSI bilang suporta sa programa. Sa katunayan, nakapagbigay ng social or psychosocial assistance, tulong pinansyal, mga sleeping kits, at sanitary kits ang DSWD sa 1,202 na locally stranded individuals. Ito po ay katumbas ng 2.19 million pesos. Sa ngayon po ay patuloy ang ginagawa ng ating ahensya sa pag-agapay sa ating mga stranded na kababayan. Susunod po na katanungan na Yusef, mula naman po kay Michelle Abad ng Rappler. What is the comment of DSWD on House Resolution Number 973, which Congress filed this week calling for an investigation into delays of the distribution of SAP? Some criticisms include the lengthy and complicated application procedure and allegedly not taking into account suggestions from local officials on how to streamline the process. Yusef, reaction po. Ito po ay ginagalang ng DSWD ang mga legislators ukol sa kanilang intensyon na siyasatin ang naging delay o pagkabalam sa implementasyon ng SAP. Para sa DSWD po, ang nasabing pagsisiyasat ay isa ring pagkakataon upang tumugon sa mga katanungan ng mga mambabatas at mabigyan ng linaw at maipaliwanag ang mga proseso na isinagawa upang mapanatili ang integridad ng nasabing programa. Umaasa rin po ang kagawaran na sa masusing imbestigasyon, maaaring makapagbigay ang mga mambabatas ng mga rekomendasyon sa loob ng hangganan ng batas na posibleng magamit sa mga iba pang programa. Handa po ang DSWD na magbigay o ibigay ang buong kooperasyon sa magiging pagdinig sa House of Representatives ukol sa Social Amelioration Program. Maraming salamat po, Yusef, para sa pagpapaliwanag na iyan. Susunod po na katanungan, tapos na po ba ang distribution ng first tranche? Sa ngayon po ay may 1,556 sa 1,634 na LGUs ang nakapagkamit ng 100% na completion rate sa pamamahagi ng SAP. Sa pangkalahatan ko, umabot na sa 99.8 billion pesos ang naipamahagi sa mahigit kumulang 17.6 million na benepisaryo ng SAP. Maraming salamat po, Yusef, gayon din sa ating mga media partners sa inyo pong mga naging katanungan. Sana po ay naipaliwanag ng gusto ni Yusef ang mga kasagutan sa inyo pong mga isinumiting mga katanungan. Ngayon naman po ay muli nating tawagin si Yusef Paje para sa kanyang pangwakas po na mensahe.
Muli pong inuulit ng DSWD ang kahalagahan ng proseso ng validation. Mahalaga ito upang matiyak na ang pondo ng bayan ay maibabahagi lamang sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga pamilyang lubos na naapektuhan ng krisis na kasalukuyan. Humihingi po kami ng dagdag na pag-unawa at tinitiyak po namin na maipaabot ang second tranche ng ayuda sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po at magandang hapon po muli sa ating lahat. Manatili po tayo sanang ligtas. Maraming salamat po, Yusef. At dito po nagtatapos ang ating programa. Muli, salamat po sa PCOO, RTVM, PTV4, at Philippine Broadcasting Service para po sa pagsasahing papawid ng aming virtual presser ngayong hapon po ito. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat.